Pagkatapos lamang nga pong lumabas ang balitang tanggal na si Dillon Brooks sa Memphis Grizzlies, agad nga po ditong nagsalita ang kanyang kampo. Yan naman ang ating unang aalamin na sasamahan ko na rin ang balitang meron na nga daw pantapat ang Golden State Warriors kay Anthony Davis sa kanilang Game 2 at ang balitang posibleng pagmultahin nga daw po ng NBA ang Los Angeles Lakers dahil sa ginawa ni Coach Darvin Ham. Kaya mga idol, tara! Ang videong ito mga idol ay hatid sa inyo ng Aurora Game, isang play to earn mobile app na kung saan pwede kang kumita habang nag-e-enjoy ka. Maraming mga games dito mga idol gaya ng Color Game na alam kong siguradong mananalo kayo, Dragon versus Tiger na simple lang, pipili ka lang kung Dragon ba o Tiger ang mananalo. Meron ding Toss a Coin na alam kong alam nyo na at marami pang iba. Sobrang dali lang mag-register, gamit lang ang iyong mobile number, hintayin ang verification code at gumawa ng password. Madali lang din mag-cash in at pagpanalo, cash out agad gamit ang iyong GCash account. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Mag-download na at manalo. Nasa comment section ang link para makapagsimula na kayo. Naibalita na nga po noong nakaraang araw ng mismong sikat na NBA analyst na si Shams Aranya ng The Athletic na hindi na nga daw po pababalikin pa ng Memphis Grizzlies ang kanilang player na si Dillon Brooks. At ito nga po ay bunsod ng hindi magagandang laruan ito sa kanilang kupunan at ang pakikipagyabangan niya sa kanilang mga kalaban na siyang nagiging rason ng kanilang pagkatalo sa playoffs. Dahil na rin naman dyan, hindi na rin naman nga ganun kagandahan ang imahe ngayon ng kanilang team sa loob ng liga. Bukod nga po dyan, ibinalita na rin naman nga po ng mismong ESPN na napakalaki nga daw po ng hinihinging kontrata ngayon ni Dillon Brooks na hindi na rin naman kayang ibigay sa kanya ng Memphis Grizzlies. At pagkatapos nga po mga idol ng paglabas ng mga hindi magagandang balita kay Dillon Brooks, hindi na nga po nakatiis pa ang kanyang mismong agent at management na magsalita tungkol sa kanilang player. Ayon nga po sa agent ni Dillon Brooks na si Mike George, wala rin naman nga pong katotohanan ang inilabas na balita ni Shams Aranya. Hindi pa rin naman nga daw po nagde-desisyon ng front office ng Memphis tungkol kay Dillon Brooks, kaya may posibilidad pa rin naman nga pong manatili ito. Habang dumako naman tayo sa ating pangalawang storya ngayon sa balitang may pantapat na ang Golden State Warriors kay Anthony Davis sa kanilang Game 2. Matapos nga po mga idol na mahirapan ng husto ang Golden State Warriors sa Game 1 ng kanilang serye kontra sa Lakers, inaasahan na nga po na gagawa si Coach Steve Kerr sa kanilang game plan, lalong lalo na sa kanilang rotation. Maghahanap na rin naman nga daw sila ngayon ng player sa kanilang lineup na tatapat kay Anthony Davis. Gayong aminado nga po ang Warriors na nalulugi sila dito. Kaya susubukan nga po nilang gamitin ang kanilang batang player na si Jonathan Kuminga sa kanilang Game 2. Bale, napatunayan na rin naman nga po nila na hindi kaya ni Kevon Looney sa bayan si Anthony Davis sa ilalim ng basket. Kaya mapipilitan nga sila ngayon na paglaruin ang mas bata at mas athletic na si Kuminga para maging secondary defender ni Anthony Davis sa pangalawang laro nila ng kanilang serye. Samantala, dito naman tayo pumunta sa ating pangatlong storya sa balitang posible nga daw pagmultahin ng mismong NBA ang Los Angeles Lakers dahil sa ginawa ni Coach Darvin Ham. Matapos nga po ang Game 1 ng Los Angeles Lakers at Golden State Warriors, marami nga pong mga mata ang nakatuon ngayon kay Jordan Poole dahil sa nagawa nitong pagkakamali sa huling mga segundo ng kanilang laro nang hindi pumasok ang kanyang tira. Pero kung inyo nga pong titingnan ng mabuti, kasabay nga po ng pagtira dito ni Jordan Poole ng napakalayong 3-pointer, dumepensa rin naman nga dito ang mismong head coach ng Los Angeles Lakers na si Darvin Ham. Bale, marami nga pong nakapansin ang pagpasok nga po ni Coach Darvin Ham sa loob ng court at ang pagtaas nito ng kanyang kamay malapit sa pwesto ni Jordan Poole habang tumitira ito ng 3-pointer. Kaya dahil nga po sa ginawang ito, usap-usapan na marami nga po mga fans ang nagsasabi na kailangan nga daw itong parusahan at pagmultahin ng liga, gayong malinaw naman nga daw na bawal mangialam ang kahit sino man
sa mga laro ng liga. Pero as of now, wala pa rin naman nga po ditong aksyon ng liga, kaya mukhang papabayaan lamang nga po ang ginawang ito ni Coach Darvin Ham. So that's it mga idol, ang ating pinakabagong balita ngayon na ating pinagkwentuhan dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated at laging ma-notify sa mga videos na pinapalabas ko. Shoutout sa lahat ng solid na laging nakaantabay at laging nanunood dyan. Thanks for watching! Mga idol.